It's the second day for filing of certificates of candidacy. Senator Francis Escudero has just filed his COC. Let's go to Linda Humilia at the COMELEC main office for an update. Linda. Thanks, Ron. Well, we are with Senator Cheese Escudero, who is being mobbed like a celebrity here at the COMELEC, and apparently people here are looking for somebody else to join him in filing his COC. Wala ka bang kasama? Ikaw, ngayon. Linda, Ron, sa ating televiewers, magandang umaga po. Okay. Well, Senator, I guess one of the questions now is, or let me say, criticisms, is that, you know, you're observations. Observations. You're a common candidate of both the administration ticket and the UNA ticket, and some feel that namamangka, to be blunt about it, namamangka sa dalawang ilog. Independent ako mula 2009. Mm-hmm. Hindi ako nanggaling sa anumang partido para lumipat sa ibang partido. Paano mamamangka yon? I filed as an independent without joining any political party dahil niniwala ako na mas malaya akong makikita yung mga dapat kong gawin bilang independent kaysa miyembro ako ng isang partido na maaaring diktahan, kaliwa man o kanan, sa particular na mga issues. Sino man tumatakbo, Linda Ron? Of course. Siyempre, mas maraming sumusuporto sa kanyang kandidatura, mas maganda para sa kanyang kandidatura. Alangan namang sabihin namin, ayaw namin at huwag. Of course, on the administration side, some LP people, it's very well known that you're not very comfortable with them. You've had tussles in the past. Don't come plastic. Tussles in the past. But still, you went there. Was it because of the president? Yes, I was invited by the president. And the president expressed his support for my candidacy in 2013. Gaya na sabi ko, Linda, sino man tumatakbo, wala siyang basehan magmalaki na hindi ko kailangan ng tulong ninuman. Lahat ng tumatakbo, kailangan ng tulong ng bawat isa. Pero hindi nangangahulugan, binenta mo ang prinsipyo mo. Gaya na sabi ko, independent ako mula 2009, wala akong sinaliang partido at wala akong pinanggalingang partido para paglipatan. Yesterday, you were also, well, they were hoping to see you at the proclamation event of the United Nationalist Alliance, but you did not make it. Well, nagkasabay dun sa event ng LP, at maliban dun, kanya-kanyang pungsoy, kanya-kanyang paniniwala yan sa petsa ng pag-file. Hindi naman siguro madidiktayan ng sino mang partido. At gaya na nasabi ko, isa nga rason kung bakit ako independent at hindi miyembro ng anumang partido, nais kong pagpasahan ng mga bagay-bagay ng base sa pananaw ko kung anong tama at mali at base sa pananaw ko kung anong dapat gawin at hindi diktado ng sino man tao o grupo para responsable din ako sa sarili kong mga sinasabi at ginagawa. And then before you came here, you met with Vice President Jojo Binay. Was it to, let's say, make amends for yesterday's your failure yesterday to attend the Manila Hotel event of UNA? I haven't formally thanked the Vice President since he announced and since they announced through UNA, through Senate President Amrile, former President Estrada. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa kanila mula nung i-announce nila ang pag-adopt ko sa UNA slate. Siguro tama lamang naman na personal kung parating aking pasasalamat. At least through the Vice President in behalf of UNA. Paano yung campaign schedule mo? Because and I ask this because the LP officials have said that, you know, you would be asked to campaign exclusively with administration ticket. Well, dalawang bagay. Una, tatlong buwan pa bago magsimula ang opisyal na kampanyahan. Anumang issue, anumang kink, anumang problema, mareresolbahan yan before the campaign period starts. Pangalawa, hindi naman ako isa sa mga nananampalataya sa tradisyonal na pangangampanya tulad ng rally. Maliban sa magastos, kung hindi ka naman marunong kumanta, magsayaw, magpatawa, o wala kang papamigay, hindi ka rin naman papakinggan gaano at hindi makakarating yung iyong mensahe. Paggamit, lalong-lalo na ng bagong media. Ang panibagong paraan ng pangangampanya sa aking paniniwala sa ngayon. Maliban sa mas rekta, mas mura pa. Okay. But do you see yourself campaigning also with the admin ticket and also with the UNA ticket? I see myself seeing them in the field. I see myself being with them, whichever candidate in the field. Kahit noong 2007, out of about 20 or 30 rallies, ang sinamahan ko lang yata noon, tatlong rally. Sa paniniwala nga na may mga makabagong paraan ng pangangampanya ngayon na mas mura, mas konti ang gastos, at mas maintindihan pa ng ating mga kababayan yung iyong mensahe at mensahe ng kandidatura mo kesa yung pamamarangan. And then siguro last na lang, will we see you bringing your celebrity friends in the field when you're campaigning? I don't know. We have not talked about it. Siyempre kailangan lahat ng klaseng tulong, pero ayoko din namang masabi, ayoko rin may marinig
na merong paggagamit o gumagamit lamang ng ganitong uri ng pangampanya, labas at least sa plataforma, prinsipyo na isinusulong namin sa aming kandidatura. If it happens, it happens, but it's not going to be a contrived thing. Parang alam mo kung sinong tinutukoy ko. Joke lang. Then friends come and mess it up. Okay, friends. And finally, the SWS survey came out. I know your standard reaction, but just the same. Just the same. Kasi salamat sa aming mga kababayan sa tiwala nila. Pero survey lamang din po yan. Nagtatrabaho pa rin kami. Magbabago pa yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Boto pa rin sa araw ng eleksyon ang pinagbabasihan. At dun po kami nakatingin. All right. Thank you very much, Senator Cheese Escudero. And we wish you the best of luck. Thank you very much. Thank you, Ron. Thank you to our televiewers. Okay, Ron, also aside from Senator Escudero, we're also expecting today to file their certificates of candidacy, Congresswoman Cynthia Villar and MTRCB Chair Grace Pulia Manzares, and I understand also former Senator Jambi Madrigal. Ron? Linda Omilia with Senator Francis Escudero. Thank you very much. United Nations Secretary General Ban Ki-moon warns the Syrian government against using chemical weapons at a high-level meeting of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.